Everyone, welcome back to my channel. Ito na naman po ang inyong Wonder. Wonder Maria OFW dito sa Russia. May gusto lang po akong i-update sa inyo about dun sa ating matatanggap na ayuda mula sa ating gobyerno na halagang 10,000 pesos para dun sa mga OFW na wala ng trabaho dahil sa COVID-19. Gusto ko lang po ding i-share dahil napanood ko yung detalye. Sana mabigyan ito ng linaw sa atin at yung mga ibang nagtatanong kung paano ba ang pag-avail. Sana makasagot itong videong ito sa mga katanungan ninyo at maihanda natin yung sarili natin kung paano ba natin ito makukuha. Panoorin po natin ang videong ito. Magandang hapon po sa ating mga kababayan, lalo na po sa ating mga mahal na OFWs. Comment po kayo kung nasaan kayo habang inaantay po natin ng iba para minsanan po yung ating explanation. Tita Dansky mula sa Firenze, Italy. Hello, Sir Demic Pabala ng RTVM. Hi! Oo. Puso-puso naman po dyan. Marami po kasi nagtatanong patungkol po sa 10,000 pesos na ayuda para sa ating mga mahal na OFWs na apektado ng COVID-19. Ibig sabihin yung nawalan po ng trabaho dahil sa COVID-19. Kailan nga ba lalabas ang pondo? Sino po ba ang makakatanggap ng 10,000 pesos? At namimigay na ba ang gobyerno ng 10,000 para sa mga OFW? Sino ang mga qualified? Sasagutin po natin yan. Si Islam watching from Kuwait. Ayan, bigyan ko lang po kayo ng update. Kaninang madaling araw ay may sinalubong tayo sa NAIA Terminal 1 ng mga kababayan natin repatriated from Kuwait. Sila po yung mga matagal na pong nakatenga sa shelter at may COVID-19 o wala man, regular tayong nag-repatriate. So regular repatriation yun. Hi, Joseph. Salamat. Okay. Tinatanong ni Ajim Mayon kung qualified siya. Unang-una po sa lahat, tama po yung balita na mayroong pong ayuda na 10,000 pesos para sa ating mga OFWs na nawalan ng trabaho dahil sa COVID-19. Pangalawa, hindi pa po tayo nag-release ng ayuda. Okay? Wala pa po ito. Wala ito sa mga embahada o sa mga polo offices natin sa iba't ibang bansa. Hi, Miss Faye! Okay. Abu Jana Carrera. May nagre-reklamo sa shelter na OWA. Dikit-dikit daw galing Kuwait. Ayan, Abu Jana Carrera. Andito po ako sa OWA ngayon. Kanina po ay i-check-in na natin sila sa hotel. Kaya lang po sila nagsiksikan kagabi dahil po may curfew at hindi natin naidiretso agad sa hotel. Pero kanina lang po, sila po ay i-check in na po sa ating mga partner hotels, Abu Jana Serrera. Ayun po. So, sila po ay naka-check in na sa ating mga partner hotels. Kagabi lang po, holding area lang po. Temporary holding area dito sa ating OWA halfway home. Pero nasa hotel na sila. Nakikiusap po tayo sa ating mga kababayan sa abroad. Di ba meron nag-viral na mga kababayan nating nagpunta sa embahada o sa polo office natin dyan yata sa Riyadh at nagkaroon ng komosyon, nagkaroon ng sagutan, sigawan
huwag po muna tayong pumunta dahil wala po doon yung ayuda. Dahil po, katulad ng sinabi ni OWA Admin Hans Leo Kakdak, inaantay pa po natin ang guidelines. Guidelines kung sino po ang qualified na makatanggap nito, saan makukuha ang ayuda, at ano yung mga requirements. Itong ayuda na ito, itong fund na ito ay hindi galing sa OWA. Ito po ay galing sa pondo, congressional fund ito. Opo, dahil nga sa napirmahang bayanihan, To Heal as One Act. Okay? Ito po yung first time na joint partnership ng OWA at DOLE Regional Offices. Kasi po, sa huling pakikipag-usap ko sa OWA-NCR, ang sabi, kung i-release man ng pondo, ang in-charge dito ay ang DOLE. Kasi ang fund ay hindi naman po galing sa OWA, congressional fund ito. Ang participation po ng OWA ay evaluation at approval ng kung sino ang makakatanggap nito. Ulitin ko po, hindi pa po tayo nagbibigay ng 10,000 pesos. Wala pa pong release niyan dahil wala pa pong guidelines. Kaya wag tayong magpapaniwala na meron na ibibigay. Ang plano po dito ay yung pag-receive nung ayuda, iiwasan na po yung face-to-face contact. Kasi nga po, ayaw nga nating makontaminate o lumabas pa sa ating mga bahay-bahay dahil we'll be at risk of getting contaminated with this COVID-19. Hindi po ba? So, kapag matuloy na yung guidelines, may guidelines na, magiging online na po ang transaction. So, magkakaroon po ng website kung saan mag-register at kung saan malalaman kung ano yung mga requirements, kung paano makuha ang ayuda. So, online po. May nagsasabi, sigurado na paano naman kami, hindi kami pamilyar sa online. So, gagawan po ng paraan yan na ang bawat regional offices ng OWA at DOLE ay magiging aktibo sa Facebook para magbigay ng tutorial o magbigay ng instructions para mas mapabilis at mapadali. Ganoon po. So, pwedeng yung ayuda, pwedeng sa worker, i-deposit sa kanyang account. Pwede rin sa kamag-anak diretso. At ang mabibigyan po ng ayuda ay yung mga OFWs na nawalan ng trabaho dahil dito sa COVID-19. Ulitin ko po, wala pa po tayong requirements. So, wala pa pong ipinamimigay na 10,000. Kaya nakikiusap po tayo sa ating mga OFWs. Konting pasensya po. Dahil ang gusto ni Secretary Bello, ang pinopropose niya, ay ma-accommodate lahat. Mga direct hire, balik manggagawa, new hire, irregular workers, hanggat maaari, ma-accommodate lahat. Dahil po, yung pondo na ito ay kailangang i-manage dahil po marami ang magiging recipient or beneficiaries. So, rest assured, ang ginagawa po ng ating Secretary Bello III ng DOLE at ni Admin Hans Leo Kakdak, ma-accommodate po ang lahat. Yun po ang ating goal. Kasama po dyan syempre yung temporary and permanent loss of employment dahil sa COVID-19. Ayan. So, once again po, nananawagan tayo na huwag po muna tayong sumugod sa mga embahada o mga polo offices natin sa ibang bansa, mga mahal na OFWs. Wala pa po dyan ang pondo. Dahil wala pa pong guidelines, wala pang nare-release. At sana naman po, huwag din nating awayin yung mga kasamahan natin dyan. Dahil sila po ay nag-aantay lang din po ng instructions. Melyu, paano pag nasa Dubai, Italy, opo yun, antayin po natin yung guidelines, yung proseso. Hopefully by next week ay mayroon na po. Ayun, kasi marami po nag-message, sinasabi nga na patula pa yung pondo, ano ba, kailan ba lalabas yan. Naantay po natin yung guidelines. Pag lumabas na po yan, tuloy-tuloy na po. Oh, si Brian Pugado.
Tinatanong niya, ngayon naman po, kung halimbawa lang, hindi kayo pasok doon sa qualification dahil iba po yung rason kung ba't kayo nawalan ng trabaho, mayroon pa pong ibang mayroon pa pong ibang programa, okay? Mayroon pa ibang benepisyo na makukuha sa OWA o kaya po sa DSWD or DOH. Basta po yung 10,000 pesos na in-announce na ayuda para sa mga OFWs affected nitong COVID-19, antayin lang po natin yung guidelines. So, konting pasensya lang po muna. Makipagtulungan po tayo at huwag po tayong makipag-away sa ating mga kasamahan dyan sa OWA, sa polo offices, at sa embahada. Ayun lamang po. Maraming salamat. Panuhin na po at natin ang video at sa mga nagugulihimahanan pa at hindi pa nakaka-update sa video ngayon, hindi pa pala natin agad-agad makukuha yun as of now dahil hindi pa pala, kumbaga, hindi pa nila alam kung paano i-deliver o i-implement sa ating mga OFW ang gagawin. At sa ganun pa man po, siguro ang masasabi ko lang, by this time, napapanahon naman po sa siguro na tayo ay makatanggap ng agarang tulong, lalong-lalo na yung mga naapektuhan ng COVID-19, yung mga nawalan ng trabaho, lalong-lalo na ho kami dito sa Moscow. Kasi yung trabaho po namin dito ay hindi halos lahat dire-diretso ang trabaho. Katulad ko po, ang halos karamihan po namin dito sa aming plot, halos kami dito lahat ay stay out. So lahat po kami ay naandito sa bahay ngayon na walang po kami ng trabaho. Hindi lang po kami at iba pa po natin mga kababayan dito na naghihintay din at umaasa na mabigyan sila ng tulong. Nakaka-ekonomiya kami mga OFW ay malaki ang naiambag. Siguro naman ay karapatan din namin na kami ay matulungan. Ganun po, kami po ay willing na maghintay. At sana sa lalong madaling panahon dahil wala ho talaga kaming kita ngayon. Kami po ay no work, no pay. At yung iba pong mga amo ay may mga consideration. Yung naman pong amo ay iba ay iwala. Ayaw naman po namin mawala ng trabaho, kaya tiis lang kami dito at sana kayo gayon din kung naandyan man po kayo sa Pilipinas. Huwag po kayong magtaka kung ang mga kababayan namin dito o kababayan ko ay hindi nakakapagpadala as of now dahil wala rin po kami trabaho. Kung kayo po ay lockdown din po kami. Sana naiintindihan nyo lahat yung mga nararanasan natin ngayon. Ito ay napakalaking lesson. Kaya para sa mga pamilya namin dyan sa Pilipinas, keep praying at keep safe, stay at home. Para din po ito sa atin. Salamat nga po pala sa lahat ng nanood ng aking video at mga nag-subscribe sa aking channel. Kung bago ka pa lang sa aking channel, please click the notification. Also, click the notification bell below at like and share. At kung meron po kayo mga katanungan sa aking ibang video, please, huwag po kayo mahihiyang mag-comment. At kung ito man po, kung kayo man po ay may puna o meron hindi maganda yung aking deliver ng video, please, comment lang po para ma-improve ko pa yun sa darating.